So welcome sa ating ano, pre-game series tsaka game news. Dito bibigyan ko kayo ng mga balita tungkol sa pre-game syempre. Most probably sa Steam to tsaka sa Epic Games. Tsaka yung mga magagandang deals na rin. Para sa mga games na yung mga tinatawag na hidden gem kasi sila masyadong gumagawa ng ingay pero magaganda to. So yan. Ang una nating game dyan ay Injustice Gods Among Us Ultimate Edition. O, ibig sabihin na Ultimate Edition, nandito na lahat ng DLC. 2013 game, kaya kung meron kayong kahit laptop man lang na from 2015 or 14 and above. So, magandang PC. Kayang-kaya nyo itong laruin. Para siyang Mortal Kombat arcade style yung ano niya, gameplay niya. Yan yung para kayong magkaharap. Hindi siya 3D unlike ng mga Naruto. Maganda to. 500 pesos dito hanggang 3 PM to ng June 26, halos isang linggo rin to. Maganda to. Ito yung graph, ito yung system requirements. Mababa lang oh, kumpara sa time natin ngayon. Kayang-kaya to. Tapos sa review naman niya, maraming sabi na pangit to, pero based sa experience ko, maganda tong game na to. Siguro picky lang yung mga nagsasabi ng negative reviews tsaka yung mga troll. Usong-uso yan dito eh. Yan, kunin nyo ito, huwag nyo kakalimutan yan ha. Tsaka every Thursday, merong free sa Epic Games Store. Yan, abangan na lang yan. Tapos, ang next naman natin ay Kingdom Come Deliverance. Naging libre na to sa Epic Games Store dati, kaya kung hindi nyo man ito nakuha, now's the time. Kunin nyo na ito. Meron siyang free weekend ngayon, 2 days, or 1 day na lang in this case. Hindi nito kayong tapos ng 2 araw, kahit siguro pangagadikit talaga kayo, pero... Kaya hindi na gagawin yan. Maganda tong game na to kaya hindi dapat minamadali. Nakasale siya hanggang June 23. Para sa 325 pesos lang to. Grabe ang ganda nitong game na to. Pero suggest ko sa inyo yung Royal Edition. Konting dagdag lang naman no. Halos 500 pesos tong Royal Edition. Sobrang ganda ng story nito. Nakakatuwa. Para siyang rags to riches yung nangyayari kasi... sa pinakumpisa, sobrang noob ng karakter mo. As in, wala talaga siyang alam. Yung father niya, gumagawa ng spada pero siya hindi siya marunong kung paano humawak man lang ng spada. Ganun siya kahinang karakter. At habang tumatagal, nagpo-progress yung skills mo. Parang boy to man yung mangyayari dito. Kasi may mangyayari dito na hindi ko sa spoil. Na tungkol din sa na-story niya na magpapabago kay Henry. Paano siya magiging man? Paano siya magiging knight? Yan, napaganda nitong game na to. Tsaka hindi siya pinabayaan ng developers. Kaya kung sa inyo, kunin nyo na to. Next naman, yung pagbabalik ng EA Games sa Steam. Unang-una na dyan yung Titanfall 2. Grabe, sobrang ganda ng nito. Sobrang ganda ng story nito. Yung campaign mode nito. Grabe, isa sa pinakamagandang campaign to na nalaro ko na. Grabe, ganda nito. Plus pa dito yung multiplayer niya, na masaya din naman, pero ako nilaro ko to dahil sa story niya sa campaign mode. Grabe, ang ganda ng game na to. Lang siya, 330 pesos lang siya hanggang July 10. July 10 at June 10 ngayon, so ang tagal nito, 20 days to kung tutusin. Kung sa inyo, kunin na nito. Kung bibili niyo Ultimate Edition, magandang maganda rin. Sobrang ganda nito. Kung mapapansin nyo, naka-sale halos lahat ng EA Games hanggang July 10 kasi ito na yung comeback nila sa Steam. Siguro na-realize nila na mas konti yung sales nila kapag sa sariling store lang sila nagbebenta ng games. Kaya ito, unti-unti nila binabalik yung mga games nila. Sa system requirements naman, since ito ay 2016 game, 2017 onwards na laptop or PC from 2015, kaya to. Or pwede rin naman kayo mag-low spec gamer para mas kahit mas mababa yung specs ng laptop nyo or PC nyo, kaya na to. So, 16GB RAM, 1060 para sa, high graphics ang gagawin mo dito kapag 1060 to. Itong 660 kaya to kapag low lahat ng pati resolution low. Pwede akong maglabas ng video kung gusto nyo dyan. Maganda yung review nitong game na to. Sobrang ganda niya. Mukhang sa inyo, oras na para bilhin nyo yung mga ganitong games. Next naman, EA game pa rin, A Way Out. Nauso to sa PlayStation 2 kasi isang copy lang yung kailangan mo. Tapos i-invite mo na yung friend mo para i-download yung resources nito.
Para siyang Uncharted style na gameplay, pero dalawa kayo naglalaro. Story siya. Tapos nakadepende sa choices niyo kung ano yung mangyayari sa story. Napakaganda nitong game na to, story-wise. 500 pesos lang din siya. Mas maganda kunin niyo to, remote play together. Malalaro niyo siya kahit isa lang yung copy niyo. At sa graphics naman, mababa lang din ang requirements nito since PlayStation game siya. Kasi inferior yung PlayStation pagdating sa graphics kumpara sa PC. Kaya kahit ang baba lang, 960 lang yung recommended. GTX 960. Ayan, nakikita na naman yung reviews na paganda. Then, dito sa EA, itong Star Wars Jedi Fallen Order, ito yung unti-unti bumabalik yung pangalan ng Star Wars game as maganda. Dahil dito sa Jedi Fallen Order. 1,550 pesos siya. I think hanggang rin to, July 10 din to. Hanggang July 10 niya. Yung deluxe edition na, at least skins yun. Wala nang story ata to. Yun na natin. Wala na siyang story DLC. Next, yung Need for Speed para sa ating mga gamer na mahilig sa race. 1,440. Battlefront 2, maganda rin to. Yan. Kaso nitong nilaglag na nila yung game, habang sayang gumaganda pa naman. Ito, Dead Space Series 1, 2, 3. Tatlo sila, pero ang magaganda lang ay Dead Space 1 and 2. Itong 3 kasi, naging awkward siya. Kasi naging co-op game siya. Parang FPS game na yung naging dating. Kaya noon, wala na siya sa radar ko. Ang tunay na maganda dito, ito, Dead Space 2 tsaka Dead Space 1. Ito yung tunay na horror genre. Dito nag-umpisa yung Dead Space series sa 1 and 2. At mukhang dito na rin nagtapos kasi wala. Ang pangit na ng Dead Space 3. Parang pinagkakitaan na lang nila. Naging greedy sila. To Dead Space 1, horror to. 2008 to. Itong game na to, kaya yung mga modern laptop at PC kaya na to laruin. Ang ganda-ganda ng review niyan. Dead Space 2, mas maganda, mas in-improve yung formula, mas nakakatakot. Pwede ko itong stream kung nagustuhan nyo. Iwan ko yung link ng stream page namin sa description. Yeah, thank you guys. Abangan yung susunod.